Hello guys! In this video, meron akong i-share na easy way to calculate the intrinsic value of a stock. Dahil maraming nagtatanong kung paano ko nakukuha ang intrinsic value, gumawa ako ng updated version ng previous video ko to provide more details sa intrinsic value calculator na ginagamit ko. Meron akong dalawang i-share. Yung una is kung paano gamitin ang free online calculator ni Phil Town, author ng investing book na Rule Number 1. Second method naman is yung manual calculation using Excel para maintindihan ang formula sa pag-calculate ng growth rate at intrinsic value. Ang isang stock, meron siyang tinatawag na intrinsic value or fair value. Pag alam mo ang intrinsic value ng isang stock, malalaman mo kung overvalued ba or undervalued ang isang stock bago ka bumili. Ang intrinsic value ay ang true worth ng isang financial asset gaya ng stock. Based ito sa fundamentals ng company and growth potential over time. The goal is to buy stocks when they're trading below their intrinsic value to increase your potential of higher returns over time. Pag-usapan muna natin ang pros and cons of intrinsic value. First, intrinsic value gives a better picture of the company's worth compared to its market price. Magkaiba ang intrinsic value sa current stock price or market price. Pag mas mataas ang intrinsic value versus market price, this indicates na undervalued ang stock. Pag mas mababa naman ang intrinsic value compared sa market price, this indicates na overvalued na ang stock. So, maghanap ka na lang ng ibang stock na bibilhin. Kaya lang ang intrinsic value ay based on judgment and estimates, which can be subjective and may not always be accurate. So, pwedeng magkakaiba ang makuhang intrinsic value depende sa nag-a-analyze ng stock. Kaya dito papasok ang margin of safety. Always invest with a margin of safety para meron kang buffer in case mali ang pag-estimate ng intrinsic value at para meron ka ring room to protect your investment from losses during market volatility. It's a conservative approach to investing. Second advantage, intrinsic value helps you as an investor make informed decisions based on the company's financial performance and future growth potential. Calculation of intrinsic value can be time-consuming. Kailangan mong gumawa ng research and analysis about the stock na gusto mong bilhin. Sa MSN Money Philippines, meron ding target price ang mga analyst sa iba't ibang stocks. Hindi lahat ng stocks meron sila. Target price is the projected price ng mga analyst that a stock is expected to reach over a certain time frame, so usually 12 months. Projection lang ito ng mga analyst based on their forecast and earning expectation. So iba ito sa intrinsic value. Pwede rin gamitin ang target price as reference pag balak mong bumili ng stock. So now punta tayo sa intrinsic value calculator ni Phil Town sa kanyang Rule 1 Investing website. There are different ways to calculate the intrinsic value ng isang stock. Pero ito ang ginagamit ko kasi para sa akin ito ang pinakamadaling gamitin at madaling maintindihan. And libre ito sa website ni Phil Town. I-search mo lang sa Google ang Rule 1 Investing Margin of Safety Calculator. And merong tatlong data na kailangang input sa calculator. Current EPS, future growth rate, and future PE. Dito sa minimum acceptable rate of return, 15% ang naka-default. Applicable ito for global stocks. Pero for Philippine stock market, kailangan natin itong i-modify. Based on PSEI historical data, ang average annual return ng PSEI ay 8-10% over the long term. Ito ang ginagamit na baseline ng karamihan ng mga investors when setting expectations. So, iset natin sa 8% ang minimum acceptable rate of return. And then, sa number of years, naka-fix sa 10 years. Dito sa current EPS, gagamitin natin ang trailing 12 months EPS. Makukuha ito sa website gaya ng MSN Money Philippines or investing.com. Sa MSN Money, ako kumukuha ng data. Okay, so current EPS ng SM ay 66.01.
ang future growth rate at future PE ay kailangan i-calculate. So, dito pwedeng magkakaiba ang estimate. So, depende sa nag-analyze ng stock and depende rin sa assumptions na gagamitin. Sa future growth rate, use past 10-year growth rate ng book value per share or equity or EPS growth rate. And then you can choose whichever is lower to be more conservative. Sa future PE, ang suggestion ni Phil Town sa book ay double the future growth rate. Pero pag masyadong mataas ang 2 times the future growth rate, pwede rin gamitin ang 5-year average PE or average ng highest and lowest PE the past 5 years. I prefer a more conservative approach, so I choose whichever is lower, or I choose based on my own judgment, and need din ito samahan ng common sense. Sa MSN Money, from 2016 to 2023 lang ang available na data. So we will use the past 8-year growth rate instead of 10-year growth rate. Kasi 8 years lang ang available na data. Kinopya ko lang ang data sa Excel. To calculate the EPS and equity growth rates, meron ding equity growth rate calculator si Phil Town sa Rule 1 Investing website niya. So, kailangan natin ang 2016 and 2023 na data. I-search mo lang sa Google ang Rule 1 Investing Equity Growth Rate Calculator. Pwede mong gamitin itong equity growth rate calculator sa lahat ng growth rates dahil same lang ang formula. So, kinakalculate nito ang compound annual growth rate. I have already inputted the data sa calculator. Here's the screenshot para mas madali ma-explain at maintindihan. Dito sa current, use the latest data, which is 2023 EPS, which is 63. And yung initial naman ay from 2016 EPS, which is 25.9. Sa age, we will use 8 kasi we only have data the past 8 years. So based dito sa calculator, ang 8-year EPS growth rate ay 12%. So now calculate naman natin ang book value per share or equity growth rate using the same calculator. I have already inputted the data. Ang equity or book value per share growth rate ay 8%. Gagamitin natin ang 8% na equity growth rate as our future growth rate para mas conservative. I have already inputted the data sa calculator. Current EPS ay 66.01. Ang future growth rate na gagamitin ay 8%. Sa future PE, I calculated the past 5-year average at ang nakuha ko ay 28. But if we double yung 8%, 16%. So, gagamitin natin ang 16 instead of 28 para mas conservative. And then, minimum acceptable rate of return is 8%. Sa number of years, naka-fix sa 10. So, assume na lang natin na 8% growth rate for 10 years. Okay? So, sticker price or intrinsic value ng SM ay 1,056 pesos. And sa margin of safety, naka-fix siya sa 50%. Ngayon, kung gusto mong 30% lang ang margin of safety, manual calculation na lang ang gagawin mo. Ito naman ang fair value ng call financial for our reference. 1,021 pesos ang fair value ng SM. So, malapit ang nakuha nating intrinsic value. Next, I'll show naman the manual calculation in Excel para maintindihan natin ang formula. In-screenshot ko na lang yung Excel para mas madaling makita at maintindihan ang calculation. Ito ang growth rate formula equals RRI, which is rate of return of investment, and then open parenthesis, then input 8, ito yung number of years, and then comma, B28, ito yung initial EPS noong 2016, and I28, ito yung EPS ng 2023. EPS growth rate is 11.75%. So round off to 12%, so same sa nakuha sa growth rate calculator online. Ito naman pag manual calculation. Growth rate equals 2023 EPS, which is I28, divided by 2016 EPS, which is B28, raised to the power of 1 over 8 minus 1.
So, ang growth rate ay 11.75%. So, pag ni-round off, 12% siya. Same ang values na nakuha, naka-round off lang ang values sa equity growth rate calculator online. So, ito naman ang intrinsic value Excel calculation. Input the required numbers, yung current EPS, future growth rate, future PE, and minimum acceptable rate of return, which is 8%. Ang future growth rate should not be more than 15%. I have already inputted the data. So, ika-calculate muna ang future EPS. Future EPS tells us how much the company might be earning 8 to 10 years from now. Pag nakuha na yung future EPS, ika-calculate naman ang future intrinsic value. Future intrinsic value tells us how much ang worth ng stock in the future based on those earnings. But since we are investing today, kailan nating malaman kung ano ang worth ng stock ngayon. So, i-discount the future intrinsic value to today's value para makuha ang current intrinsic value. Future EPS equals current EPS times 1 plus future growth rate raised to the power of 8. Ang future intrinsic value naman equals future PE times future EPS. At ang current intrinsic value naman is future intrinsic value divided by 1 plus minimum acceptable rate of return raised to the power of 8. Current intrinsic value ay 1,056 pesos. So same ito sa nakuha sa intrinsic value calculator online. At ang buy below price with 30% margin of safety is 739 pesos. So, if you want to be more conservative, you can put 40% up to 50% margin of safety. I hope you found this video helpful. Palike and share na rin para mas marami pa tayong matulungan. Thank you and I'll see you in my next video.